Magandang araw mga kaibigan. Mag-shout out muna ako sa mga nag-birthday ng March 29 sa US. I believe March 29 pa sa US ngayon, sa Pilipinas, March 30 na. Una si Madam Teresa Tanyag. May you have more birthdays to come, Madam Teresa. Si Madam Teresa po ang isa sa mga palaging sumusuporta sa Talaandig projects natin. Pabahay, livelihood, and everything. Next nga nag-birthday is si Melissa Gutierrez Robertson. Daughter ito ni Maris Gutierrez. Nasa US din sila. Happy, happy birthday. Ako naman, considered second birthday ko ang March 29. Ang real birthday ko is September 6, yung pagkatao ko. Itong March 29, yun yung una kong labanan na niligtas ako ng Panginoon. Kaya bagong buhay ako, March 29. Okay, kahapon, nag-vlog ako na masama ang pakiramdam ko. Loose bowel movement at trangkaso. Usually, ang trangkaso, dahil virus yan, it will take 3 to 5 days bago gumaling ang isang tao na nagkatrangkaso. So, gusto kong magbigay ng update, kumusta naman ang kalagayan ko ngayon? Kasi Biyernes ngayon, biyahe na ulit sa Talaandig Tent City. Okay, I believe marami sa inyo ang nagdasal. Yung mga comments na basa ko, in Jesus' name, you are healed. Si Madam Teresa Tanyag, yung nag-birthday ngayon, sabi niya is, ano ba ito? Positive confession of faith. Ito, get well quickly, general. Take a hot shower and sleep. Pag-gising ninyo ay magaling na kayo. Satan cannot stop you. Respond ko kay Madam Teresa. Sabi ko, kanina umaga, nabasa ko yung message niya na pag-gising ko daw, magaling na ako. Sabi ko, yes! Nagdilang anghel po kayo, ma'am. Kagigising ko lang at magaling na po ako. No more LBM, no more trangkaso. To God be the glory, malakas na po ako ngayon. Yung LBM ko, wala na. Normal na yung bowel ko, tapos trangkaso, wala na. Apat na tableta lang ng Bioflu ang aking nainom. Completely healed na ako ngayon at ready. Mag-marketing na naman kami ngayon, bibili ng mga pagkain, mga itatanim, and hopefully mamayang hapon makabiyahe ulit kami. Okay, so gusto kong magbigay ng konting tips or lesson sa ating kalusugan. Number one, yung positive confession. Yung ginawa ni Madam Teresa. Madam Teresa is a devoted Christian. Sabi niya, Satan cannot stop you. Pag gising nyo bukas, kasi kahapon yung message niya, magaling na kayo. Ganon din ang akin. Nung nag-vlog ako kahapon, kahit hinang-hina ang katawan ko, my faith, yung isip ko, alam kong gagaling ako eh. Kaya, sabi ko, worst comes to worst. Kung hindi man ako gagaling, aakyat pa rin ako sa Talaandig Tribe, no matter what. So, puno ang aking paniniwala na pagagalingin ako ng Diyos, kaya gumaling ako. Mayroong verse sa Bible, I think sa Psalms or sa Proverbs. Sabi doon, you are what you think. Kung ano daw ang iniisip natin, yun ang mangyayari. Kasi there is power of kung ano yung nasa isip natin, yun ang lalabas sa ating behavior, action, and everything. Kaya importante yung ating mindset, importante yung ating kung ano yung pinapaniwalaan. Kung ilagay mo sa isip nyo, kapatid, na
masakitin ka, malungkot ka, yung negative ba ay talagang ang buhay para sa iyo negative din. But ako, ever since na nag-alagad na ako, nag-serve ako sa Panginoon, always positive. Mayroon pa rin pumapasok na negative, kailang nilalabanan ko kagad, dinidelete ko, dinidiscard ko. Ang iniiwan ko lang sa mindset ko is positive. Mayroong verse dyan eh. If I'm not mistaken, Philippians 4:8, anong sabi doon? Whatever is lovely, whatever is trustworthy, whatever is pure, whatever is kind, you dwell on this things. Sandali ha, kay tignan ko sa Bible. Kasi ito yung guide ko eh. Philippians 4:8. Yung always na ano, let's think positive. 4:8. Ito na. Okay, sabi dito, finally, brothers, sabi ni St. Paul, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, yun po ang ina-apply ko sa buhay ko. Mga positive thoughts ang inaalaw ko mag-dwell on my mind. So, kahapon, pinalakad ko yung faith. Alam kong gagaling ako. Nagpahinga ako. Kahapon, natulog, nagpamasahe. Hinintay ko na gumalaw ang Diyos. At yun na, yung aking paniniwala na pagalingin ako ng Diyos, tinupad niya. So, ako ngayon, totally healed na po. Una kong disgrasya, di ba yung napilay ako? Sa ngayon, mga 95% gumaling na yung pilay ko, although hindi pa ako makajogging. Dahil may sakit pa rin ng konti. Kailang lakad-lakad, okay na. So, pangalawa itong trangkaso at LBM, Satan is trying to stop me from continuing our talaandig mission. Another verse sa Bible, our battle is not through flesh and blood, but our battle is against principalities, rulers of the air. May spiritual battle talaga between God and Satan. Ang gusto ng Diyos, ma-bless ang mga talaandig tent city kasi ang tagal na nilang naghihirap. So, ginawa tayong tulay para may paabot ang tulong sa kanila. Physical na tulong, but more than that, yung spiritual, yung mapakain sila sa salita ng Diyos. Kaya napaka-exciting po itong mission natin sa Talaandig Tribe. At no amount of sickness can stop us from pursuing God's will among the Talaandig Tribe. Okay, yung sakit-sakit po natin, bunga yan ng ating mga kasalanan. Ang original plano ng Diyos, ang tao sana hindi magkakasakit, hindi mamamatay. But dahil pumasok ang kasalanan sa tao, dumating ang physical death. So bago physical death, meron muna yung illness or sickness. Kaya yung mga sakit natin is due to our unhealthy lifestyle. Naranasan ko yan, yung unhealthy lifestyle, yung walang control sa pagkain, yung wala lang. Yung pagkain, you are what you eat, meron din ganyan eh. Kung ano daw ang kinakain natin, yun din ang mangyayari sa ating kalusugan. Kaya ako, nagiging maingat na ako sa kinakain ko. Noong una, ang sarap kumain ng processed food, yung canned goods, yung noodles, ang sarap kaya ng noodles. Ang sarap ng hotdog, ang sarap ng chorizo, yung mga process, ang sarap. But then, na-realize ko hindi maganda yon sa health. And then, dahil din sa ating bad attitude, yung walang exercise. So ngayon,
kompleto na yan. Kung ano ang kinakailangan para to make my body healthy, ginagawa ko na. Exercise, sleep, healthy diet, meditation, spiritual nourishment, lahat yan. So, ang good health po or long life is a promise from God. And dahil promise niya, I keep on to that promise. So, ang aking faith, ang aking prayer ngayon is I can reach 80 plus na edad para mahintay ko pa ang aking mga apo sa tuhod. Sana ganun din kayo. Okay, so lalabas na po ako mamaya at magbili na ng mga kailanganing gamit dadalin sa Talanting Tent City. Salamat sa inyong mga prayers. Magaling na po ang inyong Abang Lingkod.